upang mailabas ang mga nakaka-irita. Ladies and gentlemen, iyan ang pinakalayunin ng pag-ubo. At ang mga tinutukoy ko ng mga irritants ay ang mga dayuhang kemikal at phlegma. Hindi po tao. Tuwing naamoy mo ang halimuyak sa palengke, ang mga hindi ka nais-nais, isa lang ang kahahantungan. Either nadudura o nalulunok. Pakiramdaman mo, mahigit kumulang 5 araw ang panahon bago mo mapansin ang mga senyales ng COVID-19. Ako si Lani Mercado Revilla, nagsasaad na sama-sama tayo-tayo COVID-14. Mas mabilis ang pagsulpot ng mga sintomas ng may ordinaryong ubo kasi hindi lumalagpas 4 na araw ay booking na! Kung may shortness of breath, yan ay mabigat na ebidensya na ang virus na dala mo ay may corona. Kapag naman may dilaw o burning phlegma, night sweats, ubong dugo at wheezing, ito ay maaring pneumonia. Dumiretso kaagad sa doktor na pulmonologist. Bibigyan kita ng tip! Ubod ng delikado gumana ng car mo. Yan ang kodigong pangungusap para matandaan mo ora mismo ang mga gamot panlaban sa ubo. Bawat salita sa pangungusap ay nagre-representa ng paalala ng mga gamot pang ubo. Ito ang mga dextromethorphan, guaifenesin at carboxysteine. Dextromethorphan, paborito ng mga gustong mag-addict. Umaaksyon sa pamamagitan ng pagpapahina ng sentro sa utak kung saan kinokontrol ang ubo kaya nagiging drowsy. Ang tawag, antitussive. Alam mo bakit? Kasi hindi po ito tissue paper. Guaifenesin, kagwaya ng gripo, pinapapasok ang tubig sa parte ng baga upang dumami sa phlegma. Isang ganap na expectorant, kaya isang malaking expectation na ma-flash out ang iyong phlegma. Problema! Carboxysteine, sikat na brand nito ang Sol Mucs. Mucs, meaning mucolytic. Huwag kang magkaka-nosebleed sa salitang mucolytic. Ibig sabihin lang yan, yung mucus mo, ang Tagalog ay phlegma, ay nagiging lytic. Light, magaan, kaya manipis dahil natutunaw. Kapag productive cough, guaifenesin o carboxysteine ang para sa phlegma mo. Ang pinagkaiba nila, yung carboxysteine para sa naninigas na phlegmang pasaway. Kung may COPD o chronic obstructive pulmonary disease, sa madaling salita, ang mga may tama sa baga, carboxysteine ang pipida para sa kanila. Epektibo kaya yan sa mga may asthma, emphysema o bronchitis. Ito ay kabaliktaran ng guaifenesin na ipinagbabawal sa mga may ganung sakit. Wala kang hanas sa baga, edi guaifenesin ang panalo sa'yo! Para naman sa dry cough, non-productive cough, dextromethorphan dapat! Pupupupuero, ang dextromethorphan ay bawal isabay sa ibang antidepressants tulad ng selegiline, phenelzine, isocarboxazide.
mga tunog alien. Kung ayaw mo magka-seizure at biglang tumalon ang blood pressure mo, umiwas sa kombinasyong ito. Bawal ihalo sa dextromethorphan ang carbocysteine kasi taliwas sila ng aksyon. K-O. Meanwhile, ang dextromethorphan ay bagay sa guaifenesin. Kaya nga sikat ang robitussin DM. Patok ang kanilang chemistry.